habang sila po ay nagpre-prepare ng coffee, bigyan ko lang kayo ng konting history ng cafetiere or ng French press. Okay? So, isa po ito sa isa sa madaling paraan para mag-prepare ng kape. Anong coarse grind po kaya ng coffee ang ginagamit dito? Anong grind size ng kape ang ginagamit? Okay, so coarse grind of coffee. Ayan. So usually, yung ganito po, nasa 350 ml siya, good for one cup of coffee. Pero kung mas maliit na cups yung gagamitin, kaya naman niya hanggang dalawa. So 1 to 2 cups. And then yung ginagamit po nila sa likod, yung isa maximum ng 4 cups, yung dito naman po hanggang 6 cups of coffee, depende sa laki. And usually, ang ratio po na ginagamit natin dito for 1 cup of coffee is 15 grams coffee grinds. So, meaning, yung 15 grams mo ng kape, pang isang baso lang. Pero sa espresso machine po, yung 15 grams mo, pang dalawa na. Tama po ba? Kaya sabi nga nila, yung espresso matapang, pero sa totoo lang, mas less caffeine po yun compared sa mga manual brewing method. So, less caffeine kasi mas konting grounds ng coffee ang ginamit mo. Actually, for an espresso shot, there's 60 milligrams of caffeine na nandun. Pero dito, nasa maximum siya ng 140. And 140 milligrams ng caffeine. So, mas matapang. Pero mas less yung lasa niya. Okay. So, 1828 po unang na-discover ang cafetiere. So, actually, ang original nito ay yung La Cafetiere ng Italy. Pero 1840 ang nagpa-patent ng coffee press ay si France. So, kaya tinawag po siya sa panahon natin na French press. Pero ang totoo po niyan, Italian press ko siya sana tatawagin kasi nga Italy siya unang na-discover. So sa ngayon, mas madalas po namin tawagin itong French press na to na La Cafetiere or yung una niyang pangalan talaga. Okay. So hanggang ngayon, kilala siya ng French press. So pag hinanap natin siya, may gina natin siyang categorize as coffee press or French press. Okay? Pero for the Italians, they call this La Cafetiere or La Cafetiere.